natin ang basahin yung ating pangunahing talata. Sa pwede ko ba kayong anyayahan na magsitayo at ating babasahin ang Mateo chapter 13 verse 51 hanggang verse 53. Basahin po natin ng sabay-sabay ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, naunawaan ba ninyo ang lahat ng bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Nang magkagayon, sinabi niya sa kanila, ito ay sapagkat ang bawat guro ng kautusan na maging alagad ng paghahari ng langit ay katulad sa isang lalaking may-ari ng sambahayan na naglabas ng kanyang mga bago at mga lumang kayamanan. Nangyari na nang matapos na si Jesus ang mga talinghagang ito, umalis siya roon. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na kami po ay makapagtipon bilang isang pamilya o isang iglesia, na kami po ay makapagsamba sa inyo sa pamamagitan ng aming pag-awit, pati na rin po sa pamamagitan ng aming pag-aral ng inyong salita. Panginoon, huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway, bagkus Panginoon ay puspusan niyo po kami ng inyong espiritu upang aming maintindihan ang bawat katotohanan na aming maririnig at mababasa sa hapong ito. Salamat po muli, Panginoon, dahil alam po namin na ang biyayang ito na kung saan kami ay makakarinig ng inyong salita ay hindi po lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganong klaseng kalayaan or liberty. Kaya kami po ay nagpapasalamat. At sa mga natitirang oras pa po, Panginoon, naway kayo na po sana ang siyang manguna. Itinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang mangusap sa aming mga puso't isipan. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo po tayo. Ngayon, dito po sa chapter 13, nakita natin yung ipinakita rito sa atin yung pitong talinhaga. Diba? Nakailang linggo na tayo, mahigit isang buwan na napuro talinhaga ang ating pinag-aaralan. Itong talinhaga na ito ay ipinangaral ni Jesus sa kanyang mga disipulo at doon sa mga taong nakikinig sa kanya. At dito ay kanyang inihayag kung ano ang kaharian ng langit. Dito niya ipinakita, dito niya ipinaliwanag kung ano ang kaharian ng Diyos. Dito nakita natin sa pamamagitan ng unang talinhaga, kung naalala niyo pa ano yung unang talinhaga, ang talinhaga ng lupa, di ba? The parable of the soils. Dito sa talinhaga ng mga lupa, ipinakita ng Diyos ang pagiging kapareho, no? O yung pagiging magkatulad ng lupa at yung puso ng tao. Diba? Iba't ibang klaseng lupa ang pinakita niya rito sa atin. Meron yung tinatawag natin na lupa na tuyot o tigang. Diba? Yung isa naman ay yung lupa na mabato. At yung isa naman ay lupa na puno ng tinik o yung masamang damo na tinatawag natin. Na itong mga klase ng lupa na ito, pag naghasik ka ng binhi o naghasik ka ng balita o magandang balita tungkol sa kaharian ng langit, imbis na sila ay mamunga, hindi sila namumunga. Bakit? Meron dyan yung tigang na lupa, hindi niya talaga tatanggapin yung binhi. Hindi niya tatanggapin yung salita ng Diyos. Yung iba naman, yung mabato at yung puno ng tinik, tatanggapin sa simula, pero dahil sa hindi nila naintindihang maigi ang salita ng Diyos, pag dumating ang pagsubok sa buhay, anong nangyari? Sila lahat ay nangamatay. Hindi sila namunga. Pero yung matabang lupa, yung mabuting lupa, nung naihasik ang binhi sa kanya, anong nangyari? Siya ay namunga. Yan yung unang talinhaga. Yung sumunod na talinhaga naman ay yung talinhaga ng masamang damo at ng trigo. Dito sa talinhagang ito ay ipinakita ng Diyos na sa loob ng kanyang kaharian
ay mamumuhay ng magkasama ang masasama at ang mabubuti. Na doon sa bukid ng Diyos, magkasama na lalago ang masamang damo at ang trigo. Ang sinasabi niya na dito sa kanyang kaharian, sabay na lalaki ang masama at mabuti. At ang sabi niya rin dyan, minsan kasi yung mga masasama, hindi mo mahahalatang masama sila. Mukhang mabuti dahil bakit? Sumasali din sila sa iglesia, tumutulong pa nga sa ministry, pero pagtitingnan mo ang buhay talaga nila, ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ni Jesus, yung sa talinghaga ng masamang damo at trigo, sabay silang, nananahan sila na sabay dito sa kaharian ng Diyos. Pero pagdating ng araw ng pag-aani, anong gagawin sa kanila? Yung araw ng paghukom, sila ay titipunin at itatapon sa impyerno. Yung pangalawa at pang-apat na talinhaga naman ay yung talinhaga ng binhi ng mustasa at yung talinhaga ng pampaalsa. Kung naalala nyo pa yon, di ba? May pinakita pa nga si Brother Peter dito noon yung itsura ng isang binhi ng mustasa na napakaliit, di ba? Pero itong mustasa na to, pag ito ay iyong naitanim, ito ay lumalaki na naging malaking isang malaking halaman. Di ba? Ang sinasabi roon sa talinhagang yon na ang ministeryo ng ating Panginoong Jesus kasama nung kanyang mga apostol na maaari man ng parang napakaliit lang nung kanilang ministeryo sa umpisa, pero sa pagdating ng panahon, ito ay lalago at lalaki na kung saan ay hindi natin inaasahan na lalaki siya ng ganun. Tignan nyo na lang sa panahon natin ngayon, di ba? Ano na ba ang epekto ng Kristyanismo sa mundo? Lahat na lang ng tao gusto maging Kristyano. Kaya maraming mga kulto na naglalabasan. Pero ang sinasabi ron, nagsimula lang ito noon sa Israel, nung panahon ni Jesus. Pero tignan nyo na ang paglaganap nito. Global ang paglaganap nito. Ano naman ang pampaalsa? Kung yung binhi ng mustasa, ang ipinakita nito ay yung physical na lawak o na anyo ng kaharian ng Diyos, na kung saan ito ay maliit lang muna, pero ito ay lalawak at lalaki. Ang talinhaga naman ng pampaalsa, ang pinapakita rito ay yung panloob na paglago. Yung mustasa, binhi ng mustasa, ang pinapakita rito ay ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Ang pampaalsa naman, ang pinapakita rito ay ang impluensya ng kaharian ng Diyos. Di ba? Maglagay ka lang ng konting pampaalsa doon sa iyong ginagawang tinapay. Anong mangyayari yun? Di ba? Aalsa siya, lalaki. Ganun ang sinasabi ng Panginoong Jesus tungkol sa talinhagang ito. Na ang kanyang ministeryo ay parang pampaalsa. Kahit lagyan mo lang ng konti, pagdating ng panahon sa kanyang pagbabalik, makikita nyo, yung kanyang mga pinili, lahat ng kanya, ng tao ay makikita mo ito ay na, kumbaga ay nahawa na. At marami ang makakakilala sa kanya. At ito ay mangyayari sa kanyang pagbabalik. Yan yung pangatlo at pang-apat na talinhaga. Ano naman yung panglima at pang-anim na talinhaga? Yung panglima at pang-anim ay pinag-uusapan natin dito yung walang kapantay na halaga ng kaharian ng Diyos. Di ba? Ito ay inihalin tulad doon sa taong aksidenteng nakahukay ng hidden treasure na nakabaon sa lupa. At yung isa naman ay inihalin tulad sa isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nung kanilang nakita yung kanilang hinahanap, ano ang kanilang naramdaman? Abay, nagkaroon sila ng walang humpay na kagalakan. At dahil dun sa walang humpay na kagalakan na yun, anong ginawa nila? Ibinenta nila ang lahat ng kanilang ari-arian upang mabili nila
ang sa tingin nila na itong bagay na ito na mas importante pa sa lahat ng bagay na mayroon sila nung panahon na iyon. Katulad na lang ng ginawa ni Apostol Pablo. Ano ba ang ginawa ni Apostol Pablo? Nung makilala niya ang Panginoong Hesukristo. Nung malaman niya ang kahalagahan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi niya ay kanya nang itinuring na parang basura ang lahat ng meron siya at ang lahat na kanyang na-achieve sa kanyang buhay. Itinuring niya itong basura upang makilala lamang niya ang Panginoong Jesus. At yung pinakahuling talinhaga, yung pinreach ni Pastor EJ last Sunday, kung naalala nyo pa, yung talinhaga ng ano nga ba yung dragnet sa Tagalog? Lambat eh, no? No? Talinhaga ng lambat. Dito, yung talinhaga ng lambat, yung lambat ay itinuring na katulad ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, na kung saan, pag itong lambat ay inihagis o hinatak no ng dalawang, kung naalala niyo yung example ni Pastor EJ, dalawang bangka na isa't kalahating kilometro ang layo na magkabilang dulo na ibabato ang lambat at habang sila ay bumabiyahe papalapit doon sa pampang ay nahatak nila o nahuhuli nila ang lahat ng klase ng isda. Ganun daw ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Na ito raw ay parang ibinato sa dagat at pagdating sa tamang panahon, kung ito ay iaahon na, ang gagawin ng mangingisda ay kanyang pipiliin yung mga mabubuti o yung mamahaling isda doon sa mga hindi masyadong mamahaling isda, no? O mga pusit, yung sinabi ni Pastor EJ last week. Ang gagawin nila doon ay ano? Yung mga walang kwentang isda, pipiliin, pupulutin at itatapon sa apoy. Samantalang yung mamahaling isda ay kanilang pupulutin at ano, dadalhin sa kaligtasan. Ang sinasabi nito dito sa talinhagang ito na ang masama at ang mabuti, di ba magkasama sa kaharian ng Diyos, pagdating ng araw ng paghuhukom, ito ay ihihiwalay ng ating Panginoong Diyos. Hindi kinalimutan ng ating Haring Mesiyas na parating ipaalala sa ating mga isipan ang katotohanan ng araw ng paghuhukom. Hindi lang yung araw ng paghuhukom, pati na rin ang impyerno. Yung hindi ko makalimutan na binanggit ni Pastor EJ last Sunday, diba sinabi niya yung mga mapupunta sa langit ay magkakaroon ng glorified body na tatagal pang habang buhay. Sa impyerno, bibigyan ka rin ng isang klaseng katawan na resurrected body rin, na kung saan ito ay fireproof at wormproof. Ibig sabihin niyan, na kahit na ang katawan mo ay sinusunog ng matinding apoy sa impyerno o kinakain ng milyong-milyong uod, hindi ito nasusunog o nauubos. Pero, yung sakit nang nasusunog o kinakain ng buhay, e patuloy mong mararamdaman. Hindi lang 10,000 taon, hindi lang 100,000 taon, kundi panghabang buhay, panghabang kamatayan. May bonus pa. Kasama mo pa yung mga barkada mo ron, yung mga demonyo. Sabay-sabay kayong pinahihirapan sa impyerno. Tatlong katanungan ang ating sasagutin sa hapong ito. Yung unang katanungan ay, nauunawaan nyo ba ang lahat ng bagay na ito? Yan yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Pangalawa, ano ang isang guro ng kautusan na naging alagad ng kaharian? At yung pinakahuli, ano ang ibig sabihin ng luma at bagong kayamanan? Pumunta na tayo dun sa unang punto natin. Si Jesus, pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng talinhaga sa mga taong nakikinig at sa kanyang mga disipulo, tinanong niya ito sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, nauunawaan niyo ba ang lahat ng bagay na ito?
parang sinasabi ni Jesus ay ganito, naintindihan nyo ba yung binanggit ko tungkol sa kaharian ng Diyos? Na may mga taong tatanggihan ang kaharian, pero meron ding tatanggap. At yung mga tatanggap ay ano daw ang ebidensya? Sila ay mamumunga. 100-fold, 60, or even 30. Yun ang sabi sa wikang Ingles. Ang sabi pa ni Jesus, naiintindihan nyo ba na ang kaharian, sa loob ng kaharian ng Diyos ay sabay na lalago ang masama at mabuti hanggang sa huling araw? Naiintindihan nyo rin ba na sa huling araw, ang masama at mabuti ay titipunin na parang mga isda sa dagat na tinipon ng isang malaking lambat na kung saan sa huling araw, sila ay paghihiwalayin, yung masasama itatapon sa impyerno, yung mabubuti ay ililigtas. Mga kapatid ko, kung nandirito ang ating Panginoong Jesus ngayong hapong ito, at tanungin kayo, nauunawaan nyo ba ang lahat ng bagay na ito? Ano kaya ang magiging sagot ninyo? Nauunawaan nyo nga ba? Alam nyo, yung salitang nauunawaan sa wikang Ingles na understood, sa wikang Greco ito ay suniemi, na ang ibig sabihin sa wikang Ingles, to put together. No, to understand, to comprehend, or to put together. Ang sinabi ni Jesus, ito ba ay naipagtagni-tagni nyo na? Yung mga binanggit ko sa inyo, yung mga pangangaral ko sa inyo, naipagtagni-tagni nyo na ba sa inyong isipan? Naiintindihan nyo na ba yung aking mga katuruan? Mga kapatid ko, naiintindihan nga ba natin? Dahil kung ito ay naiintindihan natin, dapat ito ay nakikita sa ating mga buhay. Tignan natin ang sabi ng Diyos sa Juan 8 verse 42 to 47. Pwede nyo bang tulungan ako rito at basahin natin ng sabay-sabay? Sinabi nga, ako ay nagmula at dumating mula sa Diyos. Hindi ako narito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Ang aking pananalita. Ang dahilan ay hindi ninyo magawang dinggin ang aking salita. Kayo ay sa inyong ama ang diablo. Ang mga masasamang hangarin ng inyong ama ang nais ninyong gawin. Siya ay mamamatay tao buhat pa ng pasimula. Siya ay hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa ganang kanya. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Dahil nagsabi ako sa inyo ng katotohanan, hindi kayo sumasampalataya sa akin. Sino sa inyo ang sumambat sa akin patungkol sa kasalanan? Kung ako ay nagsasabi ng katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Siya na nasa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Maliwanag ang sinabi rito ni Jesus. Ang kausap dito ni Jesus ay yung kanyang mga kababayan, yung mga Hudyo. Ang sabi niya, kung ang Diyos ay inyong ama, dapat ay iniibig ninyo ako. At kung iniibig ninyo ako, dapat ay nauunawaan nyo ang mga sinasabi ko. Pero nauunawaan ba nila? Hindi. Hindi nila maunawaan. Bakit? Dahil ang kanilang ama daw ay ang diablo. Ang hari ng kasinungalingan. Ang sabi pa ni Jesus, kung naririnig mo, ay kung sino man ang nasa Diyos, dapat ay pinakikinggan niya ang salita ng Diyos. Alam nyo, bakit hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos? Bakit hindi nila pinapakinggan? Ang sabi ng Biblia, dahil sila ay hindi sa Diyos.
Ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay sa Diyos, dapat naiintindihan mo ang kanyang salita. Dapat ay pinapakinggan mo ito. Pero kung hindi ka sa Diyos, kahit ano ang bato ng salita ng Diyos sa iyong puso, hindi mo ito papakinggan. Tatalsik lang ng tatalsik yan. Dahil kung ikaw ay sa Kanya, papakinggan mo ang Kanyang salita. Mga kapatid ko, talaga bang naiintindihan natin ang salita ng Diyos? Naiintindihan ba natin ang Kanyang mga utos? Alam ninyo, hindi po yung mga taong matatalino o mga taong may pinag-aralan ang siyang pwede lamang makaintindi ng salita ng Diyos. Maraming ang taong matatalino ang hindi nakakaintindi sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, siya ang nagbibigay ng kakayanan sa mga tao upang maintindihan ang kanyang salita. Bakit? Dahil siya ang nagbubukas ng ating isipan. Tingnan natin dito sa Lucas chapter 24, verse 45 to 47. Ang sabi rito, pagkatapos binuksan niya ang kanilang mga pang-unawa upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, sa ganitong paraan ito ay naisulat at sa ganito ring paraan kinakailangang ang Mesiyas ay maghirap at babangon mula sa mga patay sa ikatlong araw. Sa ganitong paraan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng mga bansa sa kanyang pangalan, simula sa Jerusalem. Ang Diyos ang siyang nagbukas ng isipan ng kanyang mga alagad upang maunawaan ang kanyang salita. Hindi mo pwedeng sabihin dahil ikaw ay matalino, kaya mo naiintindihan ang salita ng Diyos. Hindi po ganun. Ang ating Diyos mismo, ang ating Panginoong Jesus, siya mismo ang nagbubukas ng ating isipan upang maintindihan natin ang kanyang salita. Alam nyo, sa isang tunay na anak ng Diyos, likas sa kanya na kanyang nauunawaan ang salita ng Diyos. Ito ay likas sa kanya. Katulad ng sinabi ko, hindi ito dahil sa ikaw ay magaling o marunong. Ito ay sa kadahilan ng binuksan ng Diyos ang iyong pag-iisip sa kanyang salita. Naalala ko nung ako ay nag-aaral pa sa simula sa kindergarten hanggang sa high school. Galing po kasi ako sa isang Christian school, isang Protestant school. At meron talaga kaming subject na tinatawag naming Bible, no? 1 hour 'yan once a week from kindergarten hanggang high school. Nagme-memorize pa ako ng verses. Pero alam nyo, ang nakakalungkot dun ay hindi ako dumating sa punto na kung saan ay talagang naintindihan ko ang kanyang salita. Hanggang dumating yung panahon na kung saan ay aking nakilala ang aking tagapagligtas. More than 20 years ago. At simula nung kanyang buksan ang aking isipan pagdating sa kanyang salita, parang nabuhay yung kanyang salita. Sabi ko, oh, simula bata, binabasa ko tong verse na to, pero bakit ngayon ko lang siya naintindihan? Dahil binuksan ng aking Panginoong Diyos ang aking isipan doon sa kanyang salita. Dahil ako ay kanyang pinili, dahil ako ay kanyang anak, likas sa aking buhay ang maunawaan ang kanyang salita. Ito ay natural sa atin kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Pero ito ang tanong ko sa inyong lahat. Paano malalaman na yung tao na yon na sinasabi niya na siya ay isang alagad ni Kristo Jesus at sinabi niya na naiintindihan ko ang salita ng Diyos, paano malalaman na talagang ang naiintindihan niya? Paano malalaman yun? Di ba doon sa kanyang gawa? Doon sa kanyang buhay. At yan ay sasagutin dito sa ating pangalawang tanong. Yung pangalawang tanong ay, ano ang isang guro ng kautusan na naging alagad ng kaharian? Doon sa Mateo 13 verse 52, ito yung sinasabi ulit. Nang magkagayon, sinabi niya sa kanila, ito ay sapagkat ang bawat guro ng kautusan na naging alagad ng paghahari ng langit
ay katulad sa isang lalaking may-ari ng sambahayan na naglabas ng kanyang mga bago at mga lumang kayamanan. Mga kapatid, yung salitang guro ng kautusan, sa ibang version ang nakalagay doon ay eskriba. Sa wikang Ingles ay scribe. Kung ito ay itatranslate natin sa salitang Greco, ang tawag diyan ay grammatus, which means a person trained in writing skills and used to record events and decisions, and sometimes called as a secretary. Pero sa tingin ko, ang mas tamang definition ay ito. More appropriately, a man who is well-learned in the Mosaic law and in the sacred writings. He is an interpreter, a teacher, a theologian. Yan po ang isang eskriba. No? Siya ay matatas o bihasa o dalubhasa pagdating sa kautusan ng Diyos. Yan ang isang eskriba. Ngayon, ito yung tanong ko. Bakit ginamit ng Panginoong Jesus yung salitang eskriba o guro ng kautusan? Bakit hindi na lang niya sinabi na mga disipulo o mga alagad? Bakit eskriba? Hindi ba nung panahon ni Jesus, itong mga eskriba na to ang madalas niyang nakakabangga? Hindi ba? Ano pa ang tawag niya sa mga eskribang ito? Mga ipokrito. Mga mapagpaimbabaw. Hindi ba? Yun ang tawag niya sa mga eskriba. Pero bakit ito ang ginamit ng ating Panginoong Jesus? Mga eskriba. Alam niyo, nung panahon ni Jesus, itong mga eskriba na to ay hindi totoong eskriba. Bakit ko sinabi yun? Ito ay sa kadahilan ng ang salita o ang kautusan ng Diyos ay kanilang binaluktot. Ito ay kanilang na-misunderstood o na-misunderstand. No? Para sila ay magkaroon ng benefit doon sa kanilang pangangaral. Kumbaga, meron silang hidden agenda kung bakit nila binabaluktot ang salita ng Diyos. At marami ang gumagawa niyan sa panahon natin ngayon. Lalo na yung mga nangangaral ng prosperity gospel. Kanilang binabaluktot ang salita ng Diyos, kaya hindi nila nasusunod ito. Yan yung mga eskriba nung panahon ni Jesus. Binabaluktot nila para sa sarili nilang kapakinabangan. At dahil doon, hindi nila nasusunod ng tama ang utos ng Diyos. Pero mga kapatid, ang isang tunay na eskriba ng Diyos o ang isang tunay na nagguro ng kautusan na naging alagad ng kaharian ay hindi lamang pinanghahawakan niya ng mabuti ang kautusan ng Diyos, bagkos ay makikita mo yung mga katuruan ng Diyos ay namumuhay sa kanyang buhay. Makikita mo ito na kanyang isinasabuhay, yung mga katuruan ng ating Panginoong Diyos. Yan ang isang tunay na eskriba. Pinag-aaralan niya ng tama ang salita ng Diyos at tapos ito ay kanyang sinusunod. Yan ang isang tunay na eskriba na naging alagad ng kaharian. Ngayon, bakit nga ba eskriba ang ginamit ng Diyos? Bakit guro ng kautusan? Alam nyo, ang ibig sabihin lang dito ni Jesus ay ito, na ang bawat alagad ng kaharian ng Diyos, yung mga tagasunod ni Kristo Jesus, kung sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo Jesus, dapat ay para kang isang eskriba. Dapat ay para kang isang guro ng kautusan na dalubhasa sa kanyang salita at ito ay isinasabuhay. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung para lang ito sa eskriba, kung para lang ito sa mga guro ng kautusan, disqualified na yung kanyang mga disipulo. Bakit? Karamihan ay mangingisda. Diba? Mambubuwis. Pero kaya lamang ginamit ni Jesus ang halimbawa ng isang eskriba ay upang sabihin sa kanyang mga alagad, tayo yun, na kung sinasabi mo na ikaw ay isang tagasunod ni Jesucristo, dapat ay matatas ka sa kanyang katuruan. Katulad na lang ng halimbawa
ni Ezra. Si Ezra sa lumang tipan ay isang eskriba. Tingnan natin sa Ezra chapter 7 verse 6. Ang sabi nito, si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kahilingan niya'y ipinagkaloob sa kanya ng hari. Alam niyo, si Ezra ay isa sa mga Hudyo dati na itinapon sa Babylonia. At ayon dito sa Biblia, si Ezra daw ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises. At dahil doon, siya ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. At dahil siya ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos, lahat ng request, lahat ng kahilingan na hiningi niya sa hari, ay anong nangyari? Ito ay ibinibigay sa kanya. Ito ay ibinibigay sa kanya. Kaya nga nakapagpadala siya muli ng pangalawang contingent o grupo ng mga exiles mula sa Babylonia papunta doon sa Israel, na kung saan ay ginabayan niya ang mga Israelita pabalik sa katuruan ng salita ng Diyos. At nagkaroon muli ng mabuting relasyon ang mga Israelita sa kanilang Diyos. At makikita natin dito sa buhay ni Ezra na talagang nakatuon siya sa katuruan ng kautusan ni Yahweh. At hindi lang siya nakatuon dito, ito ay kanyang isinasabuhay. Tignan natin sa Ezra chapter 7 verse 10. Hindi lang pala ito kanyang isinasabuhay, ito ay kanyang ipinapalaganap pa at itinuturo sa iba. Ang sabi rito, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Katulad ng sinabi ko kanina, likas sa buhay ng isang alagad ni Kristo Jesus ang pag-uunawa sa kanyang salita. Kung sinasabi mo na ikaw ay tunay na alagad ng Diyos, dapat ay naiintindihan mo ang kanyang salita. Bakit? Dahil binuksan na niya ang iyong isipan sa kanyang salita. Yun yung sinasabi kanina sa Lucas 24 verse 45. Pero katulad nung tanong ko kanina, ano ang ebidensya na naiintindihan mo talaga ang salita ng Diyos? Dapat may ebidensya. Hindi pwedeng walang ebidensya. Kailangan ito ay nakikita. Di ba? Paano mo masasabi na talagang naimulat ka ng Diyos dun sa kanyang salita kung wala namang ebidensya? At ano dapat ang ebidensya? Ang ebidensya ay kung sinisimulan mo nang sundin ang kanyang katuruan, ang kanyang mga utos. Kung ito ay iyong sinusunod na. Kapag hindi mo pa rin sinusunod, eh malamang hindi mo pa nauunawaan. Dahil kung nauunawaan mo, dapat ito ay sinusunod mo. Halimbawa, yung isang bata, sinabihan mo, anak, huwag kang lalapit dun sa takore at yun ay mainit. Eh anong ginawa nung anak mo? Lumapit pa rin siya dun sa takore at hinawakan at tapos ay ano, napaso. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya naintindihan yung sinabi mo. Pag sinabi sa atin ng Panginoong Diyos na ang ginagawa natin ay kasalanan, kapag naiintindihan natin na yun ay kasalanan, anong gagawin natin? Tatalikuran natin ito. Kapag sinabi ng Diyos na ang pakikiapid ay kasalanan o yung pandadaya natin sa gobyerno katulad ng hindi pagbayad ng tamang buwis o di kaya'y pakikipagnegosyo ng illegal o yung mahilig tayo sa under the table or whatever is that. Katulad na lang yung matinding ugong sa atin ngayon, di ba? Yung PIDAP, alam niyo yung PIDAP? Sabi ko nga kanina sa English, nagkamali ako, sabi ko pork chop, hindi pala pork chop. Pork barrel. Di ba? Yung pork barrel. Alam nyo, kung sinasabi natin na nauunawaan na natin ang salita ng Diyos,
pero patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan, ano ang ibig sabihin nun? Hindi nyo talaga nauunawaan. Kasi kung nauunawaan mo ang salita ng Diyos, ang ebidensya ay ano? Sinusunod mo ito. Ang sabi ni Jesus sa Juan chapter 8 verse 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo na sumasampalataya sa kanya, "Kapag mananatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad." Mga kapatid ko, ang ebidensya na talagang nauunawaan mo ang katuruan ni Jesus ay kung ikaw ay nagsimula ng sumunod sa kanyang kautusan, sa kanyang katuruan. Kung sinabi niya na kapatid, dapat kang magsisi sa iyong kasalanan, kung talagang nauunawaan mo ang kanyang sinabi, ay ano ang gagawin mo? Ikaw ay magsisisi at tatalikuran ang kasalanan na iyon. Kung sinabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong kapwa, na kahit ang iyong kapwa ay hindi kaibig-ibig, ano ang gagawin mo pag sinabi niyang mahalin mo? Mamahalin mo. Kapag sinabi niyang mahalin mo ang iyong kaaway, huwag mong tingnan yung katabi mo, ha? Baka mahalata. Pag sinabi niyang mahalin mo ang iyong kaaway, ano ang gagawin mo? Kung ikaw ay naniniwala sa kanya, ano gagawin mo? Hindi ko papansinin. Dead ma. Hindi. Ang sabi ng Diyos, dapat ay mahalin mo. Kung nauunawaan mo ang kanyang mga utos, dapat ito ay sinusunod mo. Kapag hindi mo sinusunod, ang ibig sabihin nun, hindi mo nauunawaan. Yun lamang po ang ibig sabihin mo. Hindi mo nauunawaan. Alam nyo, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi mo pwedeng pagbasehan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pakiramdam. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan, hindi ito nababase sa pakiramdam. Dahil ang pakiramdam, pwede kang lokohin eh. Katulad ng sinabi ko ulit, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kung gayon, dapat ang pagbabasehan ng pagsunod sa salita o sa utos ng Diyos ay hindi dapat sa pakiramdam. Dapat ito ay nababase sa iyong desisyon. Kung ikaw ay nagdesisyon at sinabi mong, Panginoon, naiintindihan ko na ang sinasabi mo, ikaw ay gagawa ng desisyon at sasabihin mong, ito ay aking susundin. Pag humantong ka na sa ganung klaseng desisyon, isa lang ang ibig sabihin nun, nauunawaan mo na ang utos ng Diyos. Na kahit gaano na naiinis ka doon sa iyong asawa, kahit gaano na katindi ang galit mo sa kanya, pero dahil sinabi ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa, ang iyong kaaway, anong gagawin mo? Mamahalin mo siya. Kung tunay nga na nauunawaan mo ang utos ng Diyos. Pag sinabi ni Jesus na tayo ay magsisi, dapat tayong magsisi. Kapag sinabi ni Jesus na ikalat natin o ipalaganap natin ang kanyang salita, anong dapat natin gawin? Ipalaganap natin ang kanyang salita. Ito pa rin po ay isang ebidensya na naiintindihan mo na ang salita ng Diyos. Dahil may inutos ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. Ang sabi niya, kung naiintindihan niyo na ang aking salita, ipalaganap niyo ito. At ito nga ay kanyang inihalimbawa doon sa taong may-ari ng bahay. At mamaya iyon ay ating titignan dito sa Mateo chapter 13 verse 52. At ito nga yung pangatlong punto o yung pangatlong tanong natin. Ano ang ibig sabihin ng lupa ay ng luma at bagong kayamanan? Alam niyo yung sinabi ng Diyos na ipakalat mo ang kanyang salita? Yan ay isang direktiba na binigay niya sa lahat ng kanyang
mga alagad. Hindi lamang isa sa buhay mo ang kanyang salita, kundi katulad ni Ezra, hindi lang isinabuhay, hindi lang pinag-aralan, ito ay itinuro pa niya sa iba. Kung ikaw ay isang tunay na alagad ng Diyos, ang sabi ng Diyos, hindi lamang ito dapat isinasabuhay mo, dapat ay itinuturo mo pa ito sa iba. Kaya nga ang sabi niya, ang isang alagad ng kaharian ng Diyos ay tulad ng isang eskriba. Muli ang sabi diyan sa Mateo 13 verse 52, sabi niya, ito ay sapagkat ang bawat guro ng kautusan na naging alagad ng paghahari ng langit ay katulad sa isang lalaking may-ari ng sambahayan na naglabas ng kanyang mga bago at mga lumang kayamanan. Inihalintulad ng ating Panginoong Jesus ang isang tunay na eskriba sa isang tao o sa isang may-ari ng bahay na kung saan ay pag may bisitang dumating ay inilalabas niya ang kanyang mga kayamanan, bago at luma. Ano ba ang ibig sabihin ng Diyos dito sa kanyang halimbawa? Ang ibig sabihin niya po ay ganito. Parang sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, ngayong kayo ay aking tinuruan na. Ngayong lahat ng aking kaalaman ay naipasa ko na sa inyo. Ito ang dapat ninyong gawin. Ihayag niyo ito sa lahat ng tao. Yung lumang katuruan at yung bagong katuruan. Yung lumang katuruan na galing sa lumang tipan na katuruan ni Moises at yung kanyang katuruan na karamihan ay, na ang lahat ay nakalagay doon sa bagong tipan. Ngayon yung salitang sa wikang Ingles ay bring forth, no? Yung inilabas, no? Bring forth. Sa ibig sabihin sa salitang Greco, ang ibig sabihin nun ay to throw or to cast, or to scatter, ikinalat. Parang yung pagkakalat nung, o yung paghahasik ng isang sower nung binhi sa lupa, di ba? Yung isang farmer na naghahasik ng binhi sa lupa. Yun ang sinasabi ng Diyos. Na dapat ang isang alagad ng kaharian ng Diyos ay parang isang may-ari ng bahay na kung saan ay inilabas niya, ikinalat niya ang kanyang kayamanang luma o bago at luma. At yun ang utos ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kaya nga't bago sumalangit ang ating Panginoong Jesus upang makasama ang ating Diyos Ama, ay nagbigay siya ng huling utos, di ba? Ano yun? Go therefore and make disciples. Yun ang utos niya. Gaano ba kayo kadalas na mangaral ng salita ng Diyos? Gaano ba kayo kadalas na naghahayag ng kanyang salita sa inyong kaeskwela o kasamahan sa trabaho? Ipinapahayag niyo ba yung salita ng Diyos sa kanila? Sa inyong kapitbahay, kaibigan o kaparkada, o pati na ang inyong mga kamag-anak, nagbibigay ba kayo ng panahon na ihayag ang salita ng Diyos sa kanila? Ginagawa ba natin yun? Alam nyo kung sinasabi ninyong naiintindihan ninyo, nauunawaan ninyo ang utos o ang katuruan ni Jesus, dapat ang ginagawa natin ay ano, ipinapalaganap natin ang salita ng Diyos. O baka naman ay nakukontento na tayo sa pag-upo dito na may malamig na aircon, no, yung iba sa inyo eh ginaw na, no, kaya namin talaga tinutodo yung lamig eh para hindi kayo antukin. Pero baka nakukontento na lang kayo sa ganun. At ang ginagawa nyo na lang eh eat all you can nung salita ng Diyos na nanggagaling dito sa pulpito. Hindi ho pwedeng eat all you can pagdating sa salita ng Diyos. Na hanggang kain ka lang ng kain, hindi mo naman inilalabas. Ano mangyayari sa iyo? Empacho. No? O magiging obese ka na diyan, 'di ba? You know what? You have to work out your salvation. Dapat ay pinapractice mo ang iyong kaligtasan. Sa paanong paraan? Sa pagsunod at pagpapalaganap. Dapat 'yun ang ating
ginagawa. Kung sinasabi mong nauunawaan mo ang salita ng Diyos, dapat ito ay iyong isinasabuhay at iyong ikinakalat. Alam nyo, may mga taong lumalapit sa akin at sinasabi parati na, Brother George o Pastor George, pwede ba ipag-pray mo ako na lumago ako spiritually o mag-grow ako as a Christian? Ang tanong ko kaagad sa kanya eh, kumusta ba ang iyong quiet time? Alam niyo, ang kadalasang sagot nila sa akin, ah, yung quiet time ko, eh, napaka-quiet talaga. Ang ibig sabihin ay, halos wala na silang panahon dahil sa kabisihan sa kanilang trabaho o pag-aaral o kung ano-ano paman, o pakikichismis, kaya wala na silang panahon sa pag-aaral at pananalangin sa ating Diyos. Mga kapatid, paano ka lalago sa Espiritu kung hindi mo pinag-aaralan ang kanyang salita? Paano ka lalago sa Espiritu kung hindi ka lumalapit sa Diyos at nananalangin? Mga kapatid ko, malinaw. Malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Diyos pagdating sa kanyang salita. Di ba? Dapat ay nauunawaan natin ang kanyang salita. Madalas kaya ayaw nating mag-share ng salita ng Diyos sa ibang tao. Ang dahilan natin ay ano? Eh kasi parang ano ako eh, kulang pa yung aking kaalaman. No, feeling ko inadequate pa ako. Alam nyo, kaya meron kayong ganung klaseng pakiramdam, ang kadahilanan niyan ay dahil kulang kayo sa panahon sa pag-aaral ng kanyang salita. Di ba kahit sa pag-aaral sa eskwela eh, hindi mo pwedeng sabihin umabot ka ng high school na hindi ka dumaan ng grade 1 hanggang grade 6. Di ba? Kailangan pagdadaanan mo yan. Kung gusto mo umabot dito spiritually, kailangan mag-aral ka ng salita ng Diyos. Paano ka mag-aaral o paano mo malalaman ang salita ng Diyos kung hindi ka nag-aaral? Di ba? Hindi ka lalago hanggat hindi ka lumapit sa Diyos sa panalangin at sa pag-aaral. Mga kapatid ko, hindi ka pwedeng magpalaganap ng salita ng Diyos kung hindi mo alam ang kanyang salita. Malabong mangyari yun. Kaya napaka-importante na dapat tayo ay nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng kanyang salita. Kung nandito ang ating Panginoong Diyos sa oras na ito at sabihin niya sa atin o tanungin niya tayo, nauunawaan niyo na ba ang lahat ng bagay na ito? Ilang taon na natin pinag-aaralan yung aklat ng Mateo? 2 taon na. Sabi ni Jesus sa atin, 2 years na natin pinag-aaralan ito. Inihayag ko na sa inyo ang lahat. Nauunawaan niyo na ba ang pangangaral kong ito? Kung ang sagot ninyo ay oo, dapat ay nakikita ito sa ating buhay. Dapat, pag sinabi niyong nauunawaan ninyo, ang sabi ni Jesus, dapat ikaw ay parang isang eskriba na kung saan ikaw ay dalubhasa sa kanyang salita. Hindi po ito exceptional para lang sa mga pastor o sa mga mangangaral ng salita. Ang sinasabi dito ni Jesus, yung mga alagad niya. Kung sinasabi ninyo na kayo ay mga alagad ni Jesus, dapat ay dalubhasa kayo sa kanyang salita. Pero paano tayo magiging dalubhasa kung hindi naman natin pinag-aaralan to? Mas madalas natin pinag-aaralan eh yung PBA, si Manny Pacquiao, o yung telenovela, o kung ano pang mga chismis dyan sa tabi-tabi. Ang sabi ng Diyos, kung nauunawaan mo ang aking mga sinasabi, dapat unang-una ikaw ay dalubhasa sa kanyang salita. Hindi mo kailangan maging isang mangangaral. Ang maging dalubhasa sa kanyang salita ay nakikita sa kanyang buhay. Kung dalubhasa ka talaga sa kanyang salita, kitang-kita yan sa buhay mo.
hindi mo kailangan ipamalita na ako ay isang dalubhasa. Makikita yan sa buhay mo. At kung talagang naiintindihan mo ang kanyang salita, ipapalaganap mo ito. Hindi mo kailangan ng ganong karaming tao para ka lang mangaral. Kahit one-on-one, kahit yung nakasabay mo lang sa jeep, sa eroplano, kasama mo sa trabaho, pinsan mo, kapatid mo, tatay, nanay mo, kaaway mo, magbati muna kayo bago mo pangaralan, ha? Anong dapat gawin? Dapat ay ipinangaral mo ang salita ng Diyos. At bago ko pa makalimutan, itong huling talata sa Juan chapter 10, verse 26 to 27, bago tayo manalangin. Ang sabi rito, hindi kayo sumasampalataya sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa, gaya ng sinabi ko sa inyo. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Mga kapatid ko, kung sinasabi mo na ikaw ay isang tunay na disipulo, isang tunay na alagad ng Diyos, na sinasabi mo na ikaw ay isa sa kanyang mga hinirang, dapat ano ang nakikita sa buhay mo? Sinusunod mo ang kanyang mga utos. Yan ang ebidensya ng iyong kaligtasan, na ikaw nga ay tunay na naligtas, na tunay nga na nauunawaan mo ang kanyang utos. Nakikita yan sa iyong pagsunod. Ngayon, kung sinasabi mo na ikaw ay isang tagasunod at hindi ka naman sumusunod, ano ang tawag natin doon? Alam nyo, niloloko nyo lang ang inyong mga sarili. Dahil kung sinasabi mo ikaw ay isang tagasunod, dapat sumusunod ka. Kundi, pawang kalokohan lang yan. Niloloko mo lang ang iyong sarili. Sige, tayo po ay magsitayo. Tayo po ay mananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na ang inyong salita ay masakit kung ito ay tumama sa aming mga puso at hanggang sa aming mga buto at kasukasuan. Ngunit Panginoong Diyos, kailangan namin ito upang kami ay mabigyan ng paalaala. At kung meron pa man ding mga kapatid ko rito na nasa iglesyang ito na sa tingin nila, sa kanilang pag-examine sa sarili nilang buhay ay hindi pa nila nauunawaan ang inyong utos, ang inyong katuruan. Naway, bigyan niyo po sana sila ng kakayanan na masunod ang inyong utos. Buksan niyo po sana ang kanilang mga kaisipan sa inyong salita. At upang sila ay makapamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Naway, amin pong maisabuhay ang bawat katotohanan na aming natanto sa hapong ito. Pag-ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-alis. Naway patuloy po na makita ng bawat taong aming makakasalamuha na tunay nga o nabuhay nga si Jesus sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.